Hello guys, for today's video ay ipapakita ko sa inyo ang second day namin dito sa Pangasinan. Nagkayayaan pala kaming maligo doon sa Suwal sa Pangasinan. Ang pangalan ng papaliguan namin ay Mesameray White Sand Beach. White Sand daw doon eh. Dito na nga guys, mga isang oras pa ang babiyahin namin mula dito sa Alaminos, Pangasinan papunta doon sa Suwal, Pangasinan para lang mapuntahan namin ang sinasabi nilang beach, White Sand daw. At eto na nga, hindi mo nakaka-stress yung daan kasi tingnan mo, ang perfect niya, ang ganda ng tanawin para ka lang naman mamasyal, tapos fresh air pa, diba? Nakakatanggal talaga siya ng stress. At eto na nga guys, nakarating na kami dito sa Mesameray. White Sand daw yan. Tsaka daming tao. Eto na nga, diba? Lakad-lakad muna kami. Maghahanap kami ng pwesto. Pero ang sabi nila, hindi daw kami maliligo dyan kasi meron daw doon sa likod na private. Yun sa amin lang talaga. Kami lang ang maliligo doon sa likod. May sarili rin silang kubo doon. At eto na nga guys, naglalakad na kami papunta doon sa dulo ng beach dahil maraming tao dito at hindi kami... Medyo malayo-layo din ang lalakarin namin at eto nga pala ang aming mga kasama. Diba, ang ganda ng dagat, ang lakas ng alon pero hindi nakakatakot. May dinaanan nga pala kaming mga batuhan at mga gubat-gubat. Medyo gubat-gubat ang dinaanan namin yan. Medyo struggle pero... ang sarap ng feeling dahil pagdating namin doon sa dulo ay kami lang ang tao at solong-solo namin ang beach. Ito na nga guys, naglalakad-lakad na kami. Sa daan pa lang ang ganda na ng tanawin. Ito ang sama namin si Baste. Ayaw niya magpabuhat, gusto niya talaga maglakad siya, diba? At ayun pala si Ate Mo Maria, diba? Sila ang may-ari ng beach doon sa likod. Charis! At eto na nga guys, nakarating na kami doon sa pupuntahan namin. Ayan, di ba? Ang ganda ng view, ang lakas ng alon, ang daming batuhan. Ayan, di ba? Medyo nakakatakot maligo kasi ang sakit sa paano mga bato ang tatalim. At eto nga pala ang ate mo, Jeff. Yan si Bading. Bata pa lang yan, Bading na siya. Kasi nga, gusto niya na maging Barbie paglaki. Eto nga ang view, di ba? Sabi ko sa kanya, picturean niya ako doon sa medyo malayo-layo. Ito na nga, magpapapicture na ako sa kanya. Pero tingnan mo naman, di pa ako nakakatagal. Binasana agad ako ng dagat. Makakaligil. Siyempre hindi ako susuko. Siyempre, hindi lang puro batuhan ang meron dyan. Meron ditong pinong-pinong buhangin. Ah, pwede kang maligo. Ayan, dito pala kami maliligo. Kasi doon sa batuhan, delikado. Kasi baka ano rin kami at mauntog kami sa bato. Matatalim pa naman dito. Pinong buhangin at ayun na yung mga bagets, naglalaro na sila. Siyempre ako, change outfit muna ang lola mo para aesthetic, charis. Ayan, maya maya lang. Lakad-lakad konti, tapos para pang Instagram at pang Reels. Ayan na guys, at eto nga guys, na ay pagharutan din ako sa mga bagets. Diba ang sarap ng laro nila sa buhangin? Dami nilang pinupulot ng seashells. Ayan, diba? Solong-solo namin yung dagat, kami lang ang nandito. Ang ganda ng view, ang pino ng buhangin at walang ibang tao, kami lang. Batong-tawa ang mga bagets na yan. Sabi ko sa kanila, maligo na sila at maliligo na rin ako. Habang nagpre-prepare yung mga kasamahan namin dun sa taas ng aming kakainin. At eto pa guys, may papakita ako sa inyo. Yung kinukuha nilang seashells na nakadikit sa mga bato. Ito nga pala ang baby Daryl ko. Ayan, baby Daryl. Nahiya siyang tumingin sa camera. Pero napaka-pogi niyang baby Daryl na yan. Ito pala yung kinukuha namin. Ayan, munti kang pa siyang maanod ng tubig. Sobrang lakas ng alon. Sabi ko sa kanya, mag-ingat siya. Diyos ko, apakatalim pa naman ang mga bato. Ayan, kinukuha pala nila dyan is yung barnacles. Nakadikit sa mga singit-singit ng bato. Matalim kaya yun, tsaka mahirap kunin. Kailangan sungkitin pa ng itak. Ayan na nga guys, tingnan mo naman kung gano'n sila nahihirapan kunin yon at malakas pa ang alon, 'di ba? Nakakatakot. Pero masarap 'yan, lasang pusit. Ini-steam lang 'yan. 'Yan, tingnan niyo itsura. 'Yan oh. Sinisikwat nila sa bato. 'Yan, 'di ba?
Ang tawag nga dyan is barnacles. Barnacles. At ayan na nga guys, nakikita nyo naman kung gaano kahirap siya tanggalin. Tapos ang lakas ng alon, ang lakas pa ng hangin, ang lamig-lamig. Diyos ko, nanginginig na nga sila dyan habang nagsisikwat ng mga barnacles sa batuhan. Ayan. Ito pala ang baby Daryl ko. Ayaw niya tumingin sa camera, pero ang cute-cute niya ni baby Daryl, nahihiya siyang tumingin sa camera. Ayan. Ito pala ang itsura niya pag tiningnan mo. Para siyang kuko ng dragon, di ba? Nakakatakot. Yan, di ba? Ang ano niyan, sa loob lang yung kinakain niyan. Yan, balat niya yan, di ba? Ang ganda nung lugar. Tapos may mga nakakain pang ganyan, oh. Siyempre, hindi tayo papatalo. Mas maganda tayo sa lugar. Ayan, guys. Tingnan niyo. At ayan ang inilagay ko sa reels ko. Di ba? Ang ganda niyan. Nagkaroon ako ng 1.4 views dyan sa reels, diba? Ang perfect ng lugar, pero bawal lumangoy dyan kasi malululod ka at tatama ka sa batuhan. Actually, may mga naglilibot nga dyan na barangay at pinapaalalahanan kami na huwag kaming lalangoy sa batuhan dahil delikado. At ito na nga guys, speaking of delikado, hinampas ako ng alon sa kalandian ko. Ayan ang natamu ko. Sugat-sugat ako. Ayan. Kasi kakasunod sa nahunguhan ng barnacles. At ayan tuloy, dito na lang ako sa gilid. Ayan. Nanahimik si bakla kasi sugatan na. Yun nga, tinawag ang baby Daryl ko. Ayaw niya talaga tumingin. Camera shy type siya. At syempre, lumapit ako. Hindi ako magpapapigil. Ayan, ang dami dito sa bandang ito. Dami na naming nakuha. At pupultanin pala namin yan. Nung una, hindi ako naniniwalang kinakain siya. Pero nung natikman ko, apakasarap niya. Maliit lang yun naman niya actually. Pero napakalasa niya, lasang pusit. At eto na nga ang aming mga nakuha. Yan guys, tingnan mo, nakaisang eco bag kami. Diba? Medyo nakakailang din siyang tingnan, hawakan, kasi nga matatalim. At para talaga siyang mga kaliskis ng dragon. Yan, o diba? Tingnan mo itsura niya. Tingnan mo, eto pala ang itsura niya pagsama-sama silang nakuha sa batuhan. Yan, tingnan mo guys, di ba ang ganda? At ito pala ang aming pinagpapahingahan, yung kubo sa taas ng bundok. At ayun, tingnan mo, makikita mo yung tabing dagat. Ito na nga guys, ipiplex ko din sa inyo ang Hansel ko, ang bebeng ko. Ayan, tingnan mo. Tamang trip siya sa batuhan kasi ayaw niyang maligo sa dagat. At ayun yung mga bagets, naliligo pa rin hanggang ngayon. Tumtunga sila sa alon, pero binabantayan sila ng tita nila. Tita nilang maganda. Ayan, at ito ang paligid. Papakita ko sa inyo. Ito ang paligid. Batuhan, ayan. Ang ganda na lakas ng alon. At may mga size dyan ng pwedeng paliguan. At ayun, buhanginan. At ito ang likod niya. Kabundukan at damuhan. Ayan, diba guys? Ang ganda ng paligid. Dito lang yan sa Mesamerize Wall, Pangasinan. After ng mahaba naming paliligo sa dagat at pangunguha ng mga barnacles, ina-enjoy talaga namin ang lugar ng Swal, Pangasinan. At pauwi na kami guys. At eto na nga guys. Thank you for watching. Bye-bye!